Yun, good day mga ka-premium. Yan. Tara, gawa tayo ng reviews dito sa ating premium. After 2 months, yan, magmula nung nilabas natin. Check natin, tingnan natin kung ano-ano ba yung mga napansin natin dito sa ating unit. Yan. Bali, ang unit natin ay Nissan Premium 2024 model. Manual transmission. Yan. So, ito ang ating kinuha. Manual. Kasi mas okay sa akin ang manual kaysa matic. Saka alam naman natin na talagang mas malakas sa diesel consumption ang matic. Yan. So, unang-unang napansin natin dito, since ito ay 2.5 turbo diesel, pagka nasa highway ka na, nasa fifth gear ka na, talagang parang kulang pa siya, naghahanap pa siya ng cambio. Yan. Mataas yung RPM niya, maabot pa ng 2.5. Nasa 2,500 na yung RPM niya, pero ang takbo pa lang is nasa 100 kilometers per hour pa lang. Yan. So, kung abot ka ng 120, nasa 3,000 RPM na siya. So, ganun. Kaya siguro, malakas sa diesel. Ang diesel consumption kasi nito ay nasa parang 9 kilometers per liter. Yun, parang yun ang napansin ko sa kanya. Lalo pa pagka siguro Manila, tapos traffic, tsaka mainit. Yan, doon mas malakas siya sa diesel gawa ng tuloy-tuloy yung wonder ng compressor ng aircon eh. Kaya mas sabihin natin mas malakas talaga. So, yun. Kasi may kukumpara ko sa GL na unit ko. Malayo kung sa kan lang, kung sa diesel consumption, mas matipid ang GL kaysa sa premium. Yan. Kasi ang GL yung 2000 RPM mo nasa higit 100 na yung takbo mo eh. Higit na sa 100 na. Eh dito kung 2.5 RPM 100 pa lang yun, sa Nissan. So malaki. Malaki yung pagkaiba. Yan. Tapos may mga nagsasabi na ang Nissan Premium daw ay mabilis mag-overheat. Yun. So hindi natin alam kung bakit, paano, yan. Paano bang ginawa. Siguro masasabi ko na hindi natin alam. Depende siguro sa driver o kung paano ang pag-alaga sa makina. Ganon. Siguro sa napansin ko na kaya siguro minsan nag-overheat ang makina gawa ng halimbawa long drive. Expressway. Nakababad yung RPM mo sa 2.5 or 3,000 dire-diretso ang halimbawa, dalawang oras. Halimbawa, magmula NLEX to TPLEX, ganun. Mahaba-haba yan. Kaya siguro hindi ko masasabi rin. Kung nakababad na nakababad, bang mataas yung RPM, siguro isa sa mga dahilan. Yan. Tapos talagang nagbabawas sa coolant ang premium, kaya palagi niyo na lang i-check ang unit niyo. Siguro isa rin 'yon, baka minsan napabayaan ng driver kaya nawala na palang coolant, kaya tubig, kaya nag-overheat. Kaya minsan talagang siguro sa masasabi natin na sa driver din. Kaya kailangan na check mabuti ng driver. Yun. Maalaga. Yan. Tapos napansin ko rin dito sa ating premium na mainit dito sa loob ng ng van. Halimbawa, long drive. Tapos suminto ka, talagang mararamdaman mo talagang mainit yung singaw ng makina dito sa loob. Mainit.
Kaya nagpalagay ako ng matting, tapos kasama dito yung engine cover yon. May engine cover na to, pero pansin mo na, pansin ko na mainit pa rin. Yan. Yan yung sa mga napansin ko. Tapos side mirror, mga ka-premium, parang alanganin yung side mirror eh, lalo't sa gabi. Parang maliit na hindi mo maintindihan na kulang siya sa view, parang ganon. Tapos dito sa bandang driver, talagang gaganon ka pa para makita mo siya. Makita mo lang na ganon. So yun, na mga isa sa mga napansin ko na hindi ganon ka ganda. Tapos speaker, yan. Speaker. Alam naman natin na tayong mga biyahero ay gustong-gusto natin ng music habang, 'di ba, nag-drive tayo, lalo't long drive 'yan. Kailangan natin gusto natin ng maganda 'yung music natin. Pero pagka ang speaker mo ay hindi ganoon, parang pangit din makinig ng music. Kaya masasabi ko na kailangan din natin i-upgrade or magdagdag ng speaker para gumanda. Yan. Tapos dito tayo sa suspension. Yon. Sa suspension, masasabi ko talaga na ang Nissan Premium ay di ganun kaganda. Makaldag. Makaldag siya. Maski mayroon siyang laman, madang ka lang konti sa lubak, talagang ramdam mo siya na makaldag. Kaya yung iba na may nakikita akong video na nagpapalit sila ng tawag nito. Nagpapalit sila ng mulye. Yan. Tinatanggal nila yung main ba yun? Tapos ginagawa nilang tatlo, yan, para lumambot. Siguro yun na rin ang isa sa mga gagawin ko para lumambot. Sa ngayon, ang ginawa ko lang muna ay nilambot, medyo binawasan ko ng hangin yung gulong para hindi ganun katagtag. Ginawa kong 45-50, yun muna ang pan ko, ang hangin ko ngayon. Medyo malambot yan. Tapos ang kon nito, ang seat puan, ang puan wala, hindi siya naka leather, maski konti. Kaya kung halimbawa pawis yung sumakay, talagang pawisin o pawis, didikit yung amoy dito sa puan. Kaya kailangan mo talagang magpa-leather. Tapos yung seat belt. Ay, nakakalat kung saan-saan, di ba? Hindi naman kung saan-saan, di ba? Nasa upuan lang, wala man lang maayos na kan. Ay, nakakalat lang dyan, oh. Yung, hindi ko nga alam kung paano ko ayusin. Inaayos ko, pero parang ganoon din. Pag may umupo, talagang nakakalat. Yan. Tapos, yung tank, diesel tank capacity niya 65 liters. So medyo hindi ganoon kalakihan. Kaya pagka long drive ka at napansin mo na mababa na sa kalahati at may nakita kang gas station, kung ano man yung kwan mo, paborito mong gas station, pakarga ka na. Yun. Tapos ano pa, sa mga mall, hindi ka basta-basta makakapasok. Gawa ng mataas ang ating unit. Ang ating unit ay 2.285. Yan. Tapos kung nakita mo dun sa mall na 2.2 lang,
meters, huwag ka na pumasok kasi siguradong sasabit ka. Yan. Tapos ang van natin ay pag titignan mo sa likod, mataas siya. Tapos parang jumbo ganun ba, mataba ganun. Tapos pagdating sa baba, yung gulong nakitid. Yan. So yun, ganun kaganda tignan. Kaya talaga yung iba nagpapalit ng gulong, na pinapataba nila yung gulong, pinapalapad para medyo maganda-ganda tingnan. Medyo maganda-ganda ang tindig. Yan. Tapos, ano pa ba? Napansin natin dito. Yun, sa kwan naman, sa sliding door. Sabi ng iba, may nag-message sa akin na kon daw, may Nissan din daw siya. Tapos after 2 years, yung sliding door niya, maingay na daw, makalampag na. Yun. Makalampag na, kaya pagka nadaan ka sa mga lumak, talagang maingay daw. Kagandahan lang naman nito, sa premium yung sliding door vacuum niya, yung bang maski hindi mo siya lakasan ng pagsara, basta lumapat lang yung sa lock niya, talagang automatic maglalak na siya, may vacuum sa hilain niya para maglock. Yun. Ganon din yung kuhan, yung pintuan niya sa pinakalikod, hindi mo na kailangan pang laksan na pagsara para lang magsara. Yung bang maski dahan-dahan lang, bitaw mo dahan-dahan. Pagka naglapat yun, talagang kusa na maglalak. Yun. Kaya yun ang ginagawa ko para hindi siya yung palaging nakakaldag ba, nakalakasan. Para yung sinasabi nila na pag tumagal ay maingay na. Yun, yun ang iniiwasan ko din. Kailan naman natin na mabigat yung pintuan niya kasi malaki. So yun, di talaga maiwasan na talagang pag tumagal yan, talagang iingay. Pero habang maalagaan mo pa naman, no? Di ba? Bakit hindi? Yan. So unti-untiin mo lang ang pagsara para kan. Tapos, yun. So napansin ko lang talaga dito sa premium natin na bakit ba premium pa, di ba? Ang pagkakalam ko pagka sinabing premium, ay kumpleto na, di ba? Pero bakit sa atin, hindi. Pangalan lang talaga, premium. Pero dahil mo pang kailangan palitan yan. So ang maganda lang naman dito na nakita ko, yun, yun sa vacuum door niya, na talagang kusa na nagsasara talaga. Tapos meron yung sensor, meron siyang sensor sa headlight pala, na iba sa gabi, tumatakbo ka sa expressway. Tapos wala kang na kasalubong. Walang na sensor na pan, walang na sense na kasalubong mo sa daan. Automatic yung ilaw mo mag-ahay. Tapos babalik din naman, mag-low. Tapos amaya, mag-ahay na naman. Tapos low. Yun. Tapos, ano ba? Sa airbag naman niya. Ayan. May, ang airbag niya dito sa driver. Sa manibela, tapos sa passenger meron din, tapos ito sa side dito. Ayan. Tapos doon din sa passenger meron, bali apat ang kanya, apat ang airbag niya. Yun. Tapos ano pa bang makita natin dito, etong kan, yung bottle holder dito sa kan, maliliit. Wala, hindi, pagka may tumbler ka, hindi mo na malalagay, wala kang malalagyan. Hindi kasya dito sa may pintuan. Pang 500 ml lang yan, kasya. Pero tumbler wala, hindi magkakasya. Yun, tapos ano pa ba? Dome light niya, yun, hindi pa siya LED. Kaya minsan nung sinindihan ko yung ilaw at medyo natagalan, talagang umiinit siya. Yun. Nainit.
kaya kailangan din palitan. Ayan. Tapos, yun yung kagandahan yan. Yung aking mga sakay. Tuwang-tuwa gawa ng pagpasok nila talagang malaki. High roof talaga. Ayan. Hindi na nila kailangan yumuko pa ng yukong-yuko para lang makapasok on. Or hindi sila basta-basta nauntog gawa ng mataas nga. Tapos, may aircon sa kanya-kanya sa nilungupuan sa taas. So yun, hindi masyadong mainit. Yan. Yun lang. So, siyempre alam naman natin sa casa, paglabas sa casa, ay ang tint niya hindi ganun kaganda. May tint na siya, pero ordinary tint lang din ang nilagay. Tapos ang windshield tint, konti lang yon, mga ganyan lang yon, 5 col lang to, inches lang. So kailangan pang palagyan, kasi pag hindi mo pinalagyan ng buong tint yan, mainit. Pero sa tag-araw talagang ramdam mo ang init. Yun. Tapos yun, premium. Ang dami pang papalitan. Okay, so yun muna mga ka-premium. At kung may makita ulit tayong ibang video, ay ibang kakaiba dito sa ating unit, video natin para ma-review yung ating mga kasamahan. Yan. Ang yung unang nagawa kong video nung paglabas ko tapos nung pag-break in, yan. Tapos ito na ngayon yung video na after 2 months kung ano yung nakita nating maganda at hindi maganda dito sa ating premium. So yun muna mga ka premium. Maraming maraming salamat.